Hello mga bro, welcome to my channel. Ito, may gagawin tayo. Pumasok na naman na Samsung na naman. So, plug in natin kung anong problema nito. So yun, yun ang problema niya mga bro, pincushion, ang laki ng angat mga bro. So, buksan natin mga bro para malaman natin kung anong sanhi. So ito mga bro, nabuksan na natin. Slip-slipin natin, baka mayroong mga pyesa dito na lumubo or pumutok. So far mga bro, wala tayong nakita ditong pumutok. So, o lumubo na mga kapasitor. Ito yung mga, ito, mga mylar. So, ang gagawin natin mga bro, mag voltage check tayo. Pincushion problem to mga bro. Gamitan natin ng analog. So, pag pincushion, check natin tong ano mga bro, MOSFET. Ito. Itong tatlong paa. Ito yung nagdadrive sa pin amp na section. Sa ganitong model na Samsung. Yan. Ito siya. So, ito siya mga bro. Itong IC na to. Check natin to kung okay pa ba to. Hindi ba to shorted. So, yan mga bro. So, check natin itong MOSFET natin. Mag-re-rinse lang tayo ng kahit times 10. Kung buo ba. So far mga bro, buo to ang MOSFET natin. So, second steps, mag voltage check tayo mga bro. Kapitan natin sa ground. Yan. So, DC tayo. So, dito tayo mag-check mga bro. Dito sa pincushion na area. Ito yung pinaka driver na itong MOSFET na to. So mag check tayo ng supply. So plug in natin. Dito tayo sa diode. So dapat plug in natin. So dapat pag on natin, meron tayong masukat dito na supply nasa 50 or 60 volts.
Ayan. 60. So, tawid dito. Mayroon. So, dapat dito. Wala. Adjust tayo sa ating tester. Range tayo ng 50. Dito tayo sa tawid niya. Ito. So, wala. So, medyo mataas ang ano niya mga bro eh. Medyo mataas yung masok dito. Oh, yan oh. 60 volts. 60, mataas to. Ito, sa tawid ng sola. Adjust pa tayo. So, naka-10 na tayo DC. Wala pa rin. Dapat mayroong supply dito mga bro. Pasok. So, subukan natin i-check to mga bro. Itong resistor. Ito. Tsaka itong sa ilalim. Dalawang resistor. I-check natin. Kasi dito sa ito, mayroon naman dito 12 mga 16 volts. Dito talaga wala. Dalawang resistor, wala mga bro. Dapat may papasok dito kahit 5 volts man lang para mag-signal dito sa ating system, sa pin amp na section, para mag-activate yung pin amp natin. So, subukan nating i-check tong dalawang resistor mga bro, ito at saka ito. So, i-unload lang muna natin ang isang paa. Isang paa lang muna mga bro. Tapos, ito pa ang isa. So, yan. Check tayo. Okay natin. Hindi pa natin nakita kung anong ilang value dyan. So, check tayo. Diretso tayo sa 1K. Times 1K tayo mga bro. Zero lang natin yung tester natin. Yan. So ito, check natin tong isa. So okay to mga bro, yung isa. Itong isa. So, wala. Wala ito mga bro. So, set tayo ng times 10K. Ito.
So wala pa rin. Silipin nga natin kung ilang balyo nito. 10k na tayo, wala pa rin. Saan banda yun? Ang liit. So parang may ano siya mga bro. Parang mayroon siyang napunit na yung color niya. Ito na sigong ano na nito, sira. Ang liit na pisa. Bunot liit bunutin na natin. Saan ba yun? Madulas. Ito. Ito mga bro, nabunot. Ito mabitawan. Ito siya mga bro. Ibigin natin sa magnifying. So, ang color nito mga bro is gray, red, orange. So, 82k mga bro. Yan o. Gray, red, orange. 82k. So, open siya mga bro. Ito. Kaya siguro hindi nagtrabaho yung MOSFET natin. Hindi nagbigay ng signal dito sa ating IC na mag-activate yung pincushion pin amp natin. So hanap tayo mga bro sa mga board. Ipitoki. Gray, red, orange. Lipat natin sa times 1k. Ayan. So kabit natin to mga bro. So dito ko na lang siya ilagay sa labas mga bro kasi ang liit niya mga bro. Ano ba yun? Ito. Maliit. Okay lang naman. Dito siya sa labas. So next, kabitan na natin, mag-voltage check na naman tayo. So plug in natin. Yan ang power, so on natin. Yan. Check natin kung may supply na bang pumasok. So tester natin ng layo. So kanina ang taas ng supply niya mga bro, di dyan no. So ngayon nasa 50 volt. So tawid tayo dito sa resistor.
So meron lang siyang 4 volts. Extend tayo. DC. Ah, 3.1 volt lang mga bro. Yan, siya yung mag supply dito sa ating system para mag activate yung ating pin amp section para mag switch itong ating itong regulator. So meron lang siyang 4 point yung MOSFET regulator. So silipin natin yung picture mga bro. So yan. Medyo ano na siya mga bro, yan oh, display niya. Pero meron pa ring ano sa gilid magkabilaan. Yan oh. So ang gagawin natin dito mga bro, subukan nating pasukin yung service mode nito. Baka subukan natin, baka madala na to sa ano. I-adjust natin tong width niya. Kanina ang laki, pag ganun siya kanina eh. Yan, para siyang ano, sexy. Ngayon, iba na. Baliktad na, may curve konti. So, subukan natin pasukin ang service mode nito mga bro. So, pause ko lang, hanap lang ako ng remote. So, ito mga bro, nakahanap tayo ng remote sa LED TV ito na Samsung mga bro. So, ito lang gamitin natin para mapasok natin yung service remote as service mode nito. So, mute lang natin. Mute. 1, 8, 2, power. So, untayin natin na mag-display. O, yan mga bro. So, ilag natin harap kunti. So, punta tayo sa deflection mga bro. So, enter lang natin sa remote. Para maka-select tayo. Deflection mga bro ha. Ito. So dito tayo. Deflection. Tapos enter. So tapos punta tayo dito sa. Sa number 3. Itong HEW. HEW mga bro. Yan. Tapos enter natin para mabari natin yung number. Yan. I-add natin yung number. Yan. 37. So, kaya to mga bro. 40. 49. So, may konti pa. 50. 51. 51 mga bro. O 52 na natin. Yan. Full screen na siya mga bro. So press lang natin yung menu. Yan. Tapos bunutin na natin. Yan. Tapos plug in. O natin uli. Yan. Tingnan natin kung na-restore na ba. Ah, so yan mga bro. Full screen na siya mga bro. Yan o. Lagyan natin ang antenna. Ay. Yan na mga bro. So, ganyan lang mga bro. So, maraming salamat sa
panonood. Ito lang ang may bahagi natin sa inyo, si RT, mga newbie dyan. Salamat sa mga nag-subscribe, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yung channel ko at hit ang notification bell para updated ka sa tuwing mayroon tayong video ng i-upload. Okay mga bro, sunod nating i-vlog, itong sharp na naman, ito LCD. So hanggang dito na lang mga bro, God bless.